Okay, kakarating yung ating package ng Lazada or Shopee. I'm sorry. Check na natin. Make sure na matasang pinira na. There you go. Cordless. Voila. Done. Perfect. You know, wala pa tayo naging problema. Malinis ang ating transaction. Maganda ang ating blade. Mabigat ang ating razor. Okay, check natin kung gumagana. Ito siya mga manual. Right guys, magre-review tayo ng isang item na binili natin sa Shopee. Nakuha ko lang siya ng 1,099. So 1,100 na rin ang amount niya. So ito yung nakuha ko. May nire-review natin siya kung maganda ba talaga siya at sulit. So ito galing pa ng Wuhan, China. So sa kaya ni alcohol ako i-spray ako muna siya, make sure na safe tayo. Okay, yung na-check ko na siya, yung package actually is safe, maayos, hindi pa ako deliver, wala naman siyang sira. So ngayon titignan natin kung worth it ba talaga siyang gamitin. Okay, so ngayon talagang gagamitin ko siya sa sarili ko, igugupit ko siya, tignan natin kung siya guys. So, ito yung lever niya. So, adjustments, adjuster. So, meron pa siya 99 na battery. Okay, so, susubukan na natin siya, guys. Close off. Okay, try natin eh. Hanggang matagal siya. Napaka-smooth niya, sobra guys. Marami na kasi ako nahawakan at may hilig ako bumili ng mga razor. So far, pero sa bagay, lahat naman ng razor dito sa una. Pero tignan natin kung hanggang kaya na siya tatagal. Nagawa ko ng mga reviews nito sa mga susunod pang buwan. So, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa akin channel, mag-subscribe ka na para mag-subaybayan mo kung worth it pa to bilhin. Siguraduhin ko na nagagawa ko siya ng review sa mga susunod ko pa ang buwan. So proper na paggamit ng razor is ganito ang motion na dapat, then up, ganyan up. Kaya kadalig ba madali na kadalig, wala pa akong tulog, nagamitin ko lang. But alam ko naman na yung shape ng aking head. So, nagsimula tayo kanina, 99.
yung battery niya. Tingnan natin kung anong battery tayo mag-end. Mahilig ako bumili ng cordless eh. Hindi ko alam kung bakit. Ito na-please niya ako dahil metal siya. Full metal yung body niya. Meron ako, das na razor na hinawa ako, multi-styler. Nabili ko siya sa SM. Para sa akin, halos almost ilang taong ko rin siyang ginamit. Kaso, ang pangit doon, guys, sa ano niya, hindi siya replaceable yung blades niya. Unlike this, makakabili ka nito sa Lazada or kahit sa Shopee. Maganda dito, advantage sa mga ganitong razor, katulad ng wall at ng ganitong razor. Kaya I recommend na ganito ang mga razor na bibili niyo. Yung, ang itsura ng baba niya, bottom niya is ganito, mukhang inch nung mga screw niya from my tiptoe hanggang doon sa unang guhit, ganun ang laging ano niya ang size. So madali siyang hanapan ng blade, universal blades lang, makikita niya kahit saan. Nakaka-order kayo ng 142 pesos so may pinakamura pa ng 128. So may mga spare blades ako dyan na binili. Tapos in case na pumura agad to. At alam kong fit siya dahil last nasukat ko na yung ilalim na to. Nakita ko na. So ang ganda talaga ng ano niya. Smooth pa. Sabagay sa ganito rin yung noong ako nabili multi-style. Ganito rin siya. Pero tingnan nga natin kung hanggang kailan tumatagal ng mga ganito. I doubt kasi talaga sa mga cordless eh. Hindi ko ba alam ba't cordless ulit ang binili ko. Dahil ang ganda kasi ng rating niya. Oh, tapos agad ako eh. So, konting dinis. Okay. So, hindi pa medyo sa medyo mag eh. Gusto tabas lang ng tabas. Sundin nyo lang yung hugis ng ulo nyo. Okay. Tapos na. So currently we end up nalinis ko yung buong gilid ko ng buhok. And we end up 95%. Just a reminder sa mga gumagamit ng clippers, make sure na every time na itatambak nyo siya, before and after use, nilalagay nyo siya ng langis. Yan ang pinaka-safest yan ang pinaka-dapat kong pag-aalaga daw sa blade. Sa clipper. Okay. So, ngayon, ang gagawin na natin ay sasabihan natin yung salad na blade. Mag-increase tayo na lever. Okay, ganda ng gupit niya. Linis. Linis guys. So, sinuna natin siya ng kot. Hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe na kayo guys sa aking YouTube channel.
i-review natin ang fully ang kung worth ba talaga itong Kimei na Razer cordless. Bawas tayo. Okay. Simulan na natin sa pinakamaliit agad. Dapat safer to follow your line. Hindi pa sanay magkupit, huwag kayo masyado magkupit na sarili nyo. Make sure na marunong pagsisisihin nyo lang yun sa huli. O, kasi ako na nagkupit simulat sa full ng buho ko eh. Kasi alam ko na kung anong grade ng buho ko. Alam ko kung saan ako magbabawas. Yan, fading yung kakalabasan ha. Pwede fade out ang nangyari sa atin. Okay, the motion again. Nalalaman niyo pag may tumatamad ko. Nagano'n siya. Eh, ganito lang ang motion niyo lagi guys. Gusto niyo fade out. Again guys, kasi ako dati ko pag ginugupitan ng sarili ko. Kaya alam ko. Ito yung naman guys, ang linis ng pagkakagupit ko. Pero ang damo nyo na wala nang tumatama. Okay. So wonderful. So nag-end up tayo ng 91%. Which is not bad. I hope sa
hindi lang siya sa una na ganito, hindi siya mabilis malumbat pag tumagal. Cleaning session na tayo. Okay guys, makikita niyo pagkakagupit niya. Pantay na pantay, ganda. Cleaning tayo dito. Ganda. Pag-tubigote oh. Sa 12 minutes and 50 seconds natin, ang na-consume lang natin sa battery niya ay 90. So, meron lang. Ganda lang. Ganda naman guys. Ganda ang dinis. Oh. Ang pagkakagupit ko. Again. This is only works to those who knows how to cut their hair. So parang hindi ko naman na siya lahat ang isa. Or hindi, sige lang isa na natin. Huwag natin i-break ang rule. So before and after nyo siyang itabi, make sure nilalagyan nyo siya ng langis guys. Para hindi madaling masira ang clippers nyo. Okay. Ang tawag dito guys, clippers ha. Hindi razor. Dati kala ko rin razor. Kaya nahihirapan ako maghanap dahil kaka-razor ko. Clippers pala siya. Oops, ito. May nakalimutan tayo dito. Alata oh. Manit tayo ng nagamit. Ito gagamitin natin. To make sure na hindi pa ang ito kalalabasan. Okay, perfect. Perfect haircut, oh. Tingnan nyo naman yan, guys. Okay, nag-end up tayo na. 15 minutes. 89%. Okay, yun lang, guys. So, sa taas, kukupitin ko pa siya ng scissor. Thank you, guys, ha. Susunod, i-review pa natin siya kasi kailangan natin siya i-monitor kung talaga pang worth it siya bilhin. So, as of now, syempre sasabihin natin na it's ayos tayo. Okay, so abangan nyo siya sa mga susunod kong vlog, guys. Sa mga unboxing kong moments. So, ngayon, again, sasabihin na natin na muna na siya na okay siya. Good to, maganda siya bilhin. So, sa itsura niya pa lang, solid metal siya, mabigat, at worth it talaga siya compared to sa mga last ko nabili. At may battery indicator siya.
Okay, thank you guys. See you.